Ito nga yung trade ko na yon. We made $26,000. So, 2 days lang yung trade na yan. So, kung titingnan natin yung PNL, yung PNL chart yan eh. So, nag-20K ang pinaka-peak ng position ko was 29,600. During the time na nagpapanik na yung mga investors, pati na yung mga depositors ito mga banko sa US, dahil nga nagkakaroon ng mga collapse yung regional banks, doon naman din tayo nakakita ng opportunity para sa bounce play na ito, which is nag-profit tayo ng more than 1.2 million pesos. So sa video natin ito, subukan ko i-share sa inyo ano ba yung mga ginawa kong preparation para makaparticipate tayo at pa-execute natin yung ganitong klase na trade. So on March 8, 2023, yung Silvergate Bank is nag-announce na siya na i-wind down niya na yung operations niya at i-liquidate. Ngayon, hindi naman kasi ganun ka-surprising yung nangyari sa kumpanya na ito kasi nga invested sila sa crypto industry. And after nung hype nung crypto, mga 2021 yan banda, sabay lang naman nag-collapse yung price niya at saka yung crypto. And alam naman natin, marami na rin nauna na nag-collapse bago pa itong Silvergate Bank. Nauna mag-collapse yung mga crypto lenders like sila Genesis, Voyager, at yung isa sa pinakamalaki yung broker na FTX. Then, 2 days after nun, March 10, Friday, may isa na namang banko yung nag-collapse, which is the Silicon Valley Bank. So, ito naman, nag-finance to sa karamihan ng mga startup companies. Again, yung kaniyang mga kliyente or mga depositors niya. Pero, nag-intervene na yung California Department of Financial Protection and Innovation at saka yung FDIC, which is yung insurer ng mga depositors ng banko para hindi na lumala yung kaso nitong banko na to. And then, after nun, over the weekend lang, 2 days na naman, Sunday, meron ulit na pinasok yung mga regulator na banko, which is yung Signature Bank na naman, to possibly stop the contagion and panic over that weekend kasi napakalaking headline yan. Hindi lang naman kasi basta maliit na banko itong mga banks na ito, actually kasama sila sa mga top US banks and hundreds of billions yung hawak nilang mga pondo. So, bakit nga ba nag-collapse yung mga banko na ito? So, para maintindihan natin yung collapse na nangyari, aralin muna natin kung paano ba nag-ooperate yung bank. Ano ba yung business model nila? So tayo, bilang normal na mamamayan, niisip natin, pag meron akong pera, saan ba safe to na ilagay o ipatago? So ang iniisip agad natin yung banko, gagawin natin siyang piggy bank. Okay, so safety to. Ipapahiram ko muna yung pera ko or i-deposit ko sa banko. In return, kung more than the minimum yung dineposit mo sa banko, bibigyan ka niya ng tubo or interest. Ngayon, bakit niya ako bibigyan ng interest? Saan ba kumikita yung banko? So ang ginagawa ng banko dun sa mga pinahiram natin na pera is ini-invest niya rin ito. Sa US, ang kailangan lang naman na itabi ng banko dun sa kanyang vault, sa kanyang kaha, was 10% lang ng reserve. So, okay lang yan for day-to-day transactions. Kung may mag-withdraw man, meron siyang pera na pwedeng ilabas. According sa site na to, yung mga large banks daw, with 100 million mahigit na transaction account, must only hold 10% dun sa reserve niya. And most of the time, hindi naman kakabahan yung banko eh, kahit may mag-withdraw na malaking pera. Kasi, meron pa rin namang inflow, meron pa rin mga depositor, hindi naman puro withdraw lang yung nangyayari. Pero kung sa Pilipinas, na-experience yun na mag-withdraw na malaki, kailangan mo rin niyang sabihin sa manager para magpa-reserve ka. Kasi hindi naman readily available palagi yung cash account nila. Pero yun nga, naging available yan minsan kung merong malaking nag-deposit din. Pero ano naman yung mangyayari kapag etong mga mag-withdraw ng pera, tapos malalaki pa yung withdrawal, sabay-sabay silang nag-withdraw. Siyempre, lalagpas sila dun sa 10% reserve, yung nakatabi na dun sa banko para ilabas sa tao. Kailangan nila lang kuhanin yung pera dun sa mga assets na invest nila o dun sa pinaglagyan nila ng pera. Diyan ngayon, lalabas yung tinatawag nating bank run. Pagka nagkaroon ng sabay-sabay at mga large number ng depositors na gusto nang kuhanin yung pera nila. So, mapaforce ngayon yung banko na i-liquidate lahat ng assets kung saan nila nilagay yung pera natin. Kasi yung mga assets na yon kung saan nag-invest yung banko, pwedeng government bonds, pwedeng sa mga treasuries, o kaya minsan, di ba, nagpapaloan yung banko. So, doon yan. Doon nang gagaling yung kita ng banko. At dyan na nga ngayon pumasok yung problema ni Silicon Valley Bank na kailangan niya na i-force liquidate yung asset. Ang problema, yung asset na yon is at a loss. Ganito yung trick kasi na ginagawa ng mga institutions na yan. Sa balance sheet nila, makikita mo na, uy, ang ganda, profitable. Maganda yung kitaan ng banko. Pero actually, let's say bumili siya ng asset, yung mga bonds, treasuries, at pagpalagay natin bumili siya at $100 per piece. Tapos ang current market price na is bumagsak, nasa $50 na lang. Sa balance sheet niya, ang ilalagay niya roon is not the current price, but yung price kung magkano niya binili. So hindi natin ma-estimate magkano ba yung kanyang loss or yung unrealized
realized loss na tinatawag. Yun na nga, nagsabay-sabay na ako, kukuha din ko na yung pera ko, sabay-sabay na yung mga tao na mag-withdrawhan, kailangan niya i-liquidate. Eh at a loss siya. Mahihirapan siyang i-liquidate. So kailangan niya mag-raise ng fund. Ang problema, yun, nag-step in na yung regulators kasi possible na maging insolvent yung kumpanya. Hindi niya ma-provide yung mga pera na hinihingi niya ng mga gusto mag-withdraw sa kanya. Doon nangyari yung collapse. Ngayon, paano ba ako nag-anticipate and nag-participate doon sa trade ko ng bonds? So, gaya nga sabi ko, Friday naganap to, over the weekend, ang dami itong banking drama na yan. Siyempre, I did my research and inaral natin ano yung mga possible scenario. So, sinare ko rin naman to doon sa mga students ko at inalay papakita ko sa inyong clip. This is a clip ng chart and chat session namin ng walkthrough. Iniisip ko, mga possible trade ideas ko na na-formulate, if nagkaroon ng contagion, hahanap ako ng mga weak na technical or mag-research ka katulad nito. Isilipin mo yung financial statements. Pero kung technical, hanapin mo yung mga below RSI 30 ng daily at weekly. One is MCB and SBNY. Malupit dito, both din na to, may mga kinalaman dito sa crypto. And may mga ongoing cases to, lalo na itong Signature Bank. Ito yung iniisip nilang next na magko-collapse. Pero again, FDIC insured din siya. Pero pag nagkaroon ng bank run, ito malaking ano din to sa crypto ah. Malaking magiging damages nito sa ano sa mundo ng crypto pag nag-collapse pa tong bangko na to. Maraming gumagamit dito, napakalaki ng asset nito. Alam ko mas malaki to kaysa dito kay Silicon Valley, pero heavily din siya sa crypto at may news to na ginagamit to for money laundering. Kapag hinabol to ng SEC, durog tong bangko. It's just a matter of time. Taking time bomb tong isang to. Kaya pwede nyo hanapin yung mga catalyst, pwede nyo hanapin yung TA, dive deep. And then pag na-depeg yung ano, USDC, pwede mo i-short yung crypto. It's either crypto na stock or crypto sa Binance. Pero yun nga, pag na-depeg yun na wala na ng tiwala yung tao dito sa crypto, ano mangyayari? Possible, mag-collapse na rin pati yung broker mo. So ayan, just be careful. Yun lang, hindi ko naman kayo tinatakot. Pero may mga facts na tayo, may mga news, may mga data. Tingnan nyo lang mabuti yung risk na meron kayo. Ayan, narinig nyo na yung mga trade ideas ko, mga possible scenarios na iniisip ko. Pero hindi ko maalam yung gagawin ng market pag open niya ng Monday. As a technician, umaasa pa rin ako at nagre-rely ako dun sa price actions. Magre-react lang ako according dun sa ipapakita sa akin ng presyo. Kapag tinamaan niya yung mga triggers ko, according sa bias ko, susundan ko lang. Pero let's say gusto ko mag-take ng short, eh masyado nang malayo dun sa entry point ko. Siyempre, ma-outweigh na yung possible na reward. Kumbaga, ma-outweigh ng risk yung possible reward. So hindi ko ite-take yun. Palagi lang ganun. Susundan ko lang kung ipapakita sa akin ng price, oy, dapat ka nang pumasok because this is your trigger. Pero pag hindi, wala, hindi ako mag-execute. Ngayon, syempre, real time, nagte-trade din tayo with our Ascension students. So, dun ko naman na-share yung aking plan nung nag-open na nung Monday. Pakita ko rin sa inyo, ito yung live scenario niya, yung live trade recording ito. Naalala ko yung mga ganitong panahon. Ito yung nagpapaalam ako dati sa Ascension. Ngayon, kaila Sir RC. Sabihin ko, this is it, boys. It's either win big or lose big. Kasi yung gagamitin ko na yung ano ko niyan, yung cushion ko, yung naipon ko. Let's bring home the bacon. 1M today, ano? Tiyan natin. Kung nasaan direction ibibigay sa atin ng market. Ako, ang tingin ko, I'm only going to focus on the market and the regional bank. So, yung dalawang yan lang yung ifo-focus ko. And sa regional bank, I'm going to trade options. You can also day trade this. Hindi na masyadong kailangan ng ano eh, timing. Every day, pwede yung pasukan kasi long swing naman eh. So, long. Tingin natin sa 20, guys. 20, all in. Isipin mo 20. Bibili ka 1,000 shares nito. Tapos nag-zero. Pag nag-zero, ang risk mo is 1 million. Kasi $20,000 eh. Pero pagka nag-bounce yan, kahit bumalik siya ng ano, 50. Ano yung 1 is to 1.5. So, 1.5 million. Paano na-trade yung FRC? Ito. Kasi may oras naman siya eh. Sa 10 seconds, habulan ko yung huminto yun. So, nung pag-open, yun, tinirahan ko. Kaya iniisip ko ngayon, hold ko na ito eh. Kasi 1,000 shares lang naman yan. Siguro, pwede ako mag-point system. Kung magpo-point system mo, hanggang 15. Eh, kung bumalik to, kunyari mga 30, maya-maya, meron kang 500,000. Pero ano yun, optimistic thinking. Di mo naman alam sa pupunta yun. So, kanina pa naman natin hinita ito, Sir Mark, di ba? Kanina ko pa hinita yung bottom eh. Dito lang kasi yung time na may opportunity to enter. And below 20, doon lang siya medyo nag-post. So, kaya ako sumalo. Ang mahirap nga lang dito, ngayon, mag-gap down dire-diretso. Ultimatum ko was, kung lulusot ako dito, 15. So, ayan yung mga kaganapan nun. Actually, nung time na nag-execute na nga ako nun is, nagsisharing na kasi kami ng mga students ko. Pinapakita nila sa akin yung trades nila at ginajudge namin. So, hindi natin nakita masyado kung ano yung nangyari talaga dun sa FRC. Pero, explain ko na lang ngayon sa inyo. This is the intraday chart ni FRC. Silipin natin yung time na nagkaroon na siya ng malakas na
bounce galing sa halos 17 or 18. So ito yung time na nag-execute tayo. And dahil nga multiple times nagkakaroon ng halt ito, ano ba ibig sabihin ng halt? Pero kasing certain threshold na if ma-hit yung price within that limit, may time din yan eh. So may time tsaka may price. So pag bumagsak siya ng more than I think 10% yata, magsi-circuit break yun, hihinto. So ang daming beses siya nag-halt multiple times. And yun nga, nung sumalo tayo, that's the only time na nagkaroon na siya ng green. So yung nabanggit ko na risk na 1 million is if magkakaroon ng black swan event na bigla na lang magsi-zero to. Pero ang common scenario talaga na pwede mangyari, if mag-drop to below this level, technical level kung saan ako pumasok, ang risk lang yan was na $700 or $800. Kasi nag-halt naman eh. So pwede akong bumuhos bago pa mag-close yung halt. Mayroon pang window of opportunity niyan to sell. So now, during pre-market kasi niya, ito kasi execution time na yun eh. Pero during pre-market, nakitaan ko na siya ng potential na possible mag-bounce ng malakas yung FRC. Kasi coming from ano to, halos $100, bigla nag-drop in a matter of isang araw lang. So nag-bottom out siya ng 20 during pre-market, tapos nag-bounce siya ng 42. So inisip ko, uy, napakabilis nito. Kasi kung titingnan natin, ha, this is just 23 minutes. Nakuha niya yun. Kasi kung 20 hanggang 40, ibig sabihin, umangat yan ng 100% in a matter of 23 minutes. Ayan yung magagawa ng volatility. Doon ko na-formulate yung idea na yan. Plus, syempre, titingin tayo ng mga possible news, catalyst, kung ano ba yung mga istorya pang nangyayari. Kasi this is a developing story, so kailangan updated tayo sa mga current scenarios niya. And lumabas nga na tinulungan na ni Fed at ni JP Morgan itong FRC. So ayun yung very crucial para sa akin. Kung tinulungan na siya, bakit yung market is hindi pinapriced in pa yon? So ngayon, naghihintay lang ako ng time na i-priced in na siya. And that's the time na nung nasa below 20 na nga siya, so bigla nagkaroon tayo ng first green candle. So aggressively din ako pumasok. Natutunan ko na yan na ano eh, don't fight the Fed. Pag nag-step in na yung Fed, wala ka na magagawa. Tutulungan niya. Kung kailangan i-buy out ni Fed yung banko na i-buy out niya yan. Kung may possible na malaking implication naman yan sa financial system or banking system nila, gagawin niya yun. Pero ayun, imagine Fed and JP Morgan nagtulungan na. That's one of the catalysts na tiningnan ko. Kaya nagkaroon din ako ng conviction dito sa trade ko na to. Ito nga yung trade ko na yon. We made $26,000. So, 2 days lang yung trade na yan. And explain ko lang yung mga exits ko. So, this is 1 minute. This is my first exit. 40% yung aking tinapon. Kasi actually, ang target ko lang dito, ito lang eh, the highs. And nabanggit ko naman eh, pagbalik ng 30, okay na ako, 500,000. Bumalik na siya dyan, pero as you can see, very strong yung candle. You know, very strong candle na nag-break above this high. So, hayaan mo lang siya. So, hinayaan ko lang, during the time na nag-double top, nagkaroon ng weakness, doon ako nag-sold 40% of the position. Kasi hindi natin alam kung ano ba, nag-step in ba yung Fed pero may possibility pa ba na pumasok yung mga insurers, yung FDIC. Kasi pag pumasok yung FDIC, wala na mag-halt itong stock na to. So, just to be sure, tinake profit na natin. And then, during the time, pre-market to, nung day 2, nag-spike, double top, halos same lang ng pattern, di ba? You can see, double top. And then, ito, double top din. Double top weakness, sold. Another, I think, 10 or 20% dito. Tapos yun, nung lumipad, sold on strength again. Tapos after that, na-dense na ulit yung ano na to, yung FRC. So kung titingnan natin yung PNL, yung PNL chart yun eh. So nag 20k ang pinaka peak ng position ko was 29,600. Pero dahil nagta-tranche-tranche ako ng ano, selling, hindi mo naman kasi alam kung nasan ka na ba, nasa pinaka highest point ka na ba. Hindi ko naman goal yun. Ang goal ko lang was to achieve my objective. More than 10k, I'm very happy with the trade. Pero 1 million, syempre I'm very very happy. So ayan, 26,000 yung return sa atin. Ano ba yung mga lessons na matututunan natin mula dito? Kasi actually, way back 2018 or I think 2017, meron ako ni release na module nito about bottom picking, the art of bottom picking. At karamihan sa mga concepts na yon hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Pero para makasakay ka kasi sa mga ganitong klase mga bounce or bottom picks, you have to be prepared. So maraming opportunity na mag-exist pero hindi mo sila masasalo kung hindi ka prepared. Hindi mo alam kung ano ba to, tatalbog na kaya to or maghihintay pa ako. Ano ba yung gagawin ko, no? Hindi pwedeng ganun, hindi pwedeng clueless ka. Kailangan prepared ka na i-take yung trade with conviction. Now number 2, kailangan maghanap tayo palagi ng mga opportunity na na-outweigh ng reward yung risk. Ibig sabihin, meron siyang low risk, high reward. So, merong malaking return sa'yo. And hindi mo naman kailangan mag-risk din ng ano eh, malaki para kumita ka ng malaki. Kaya yung sabi ko ng pangalawa, kailangan ma-outweigh ni reward yung risk. So, ito, ang trade natin, kung intraday lang ang USA
pag-usapan, hindi tayo mabablock swan. Ang return nito was 1 risk, 30 yung reward. Ganon kalaki. And I think narinig ko rin yan kay Jamie Dimon na ang karamihan ng mga hinahanap niya opportunity is yung hindi raw bababa sa 1:40. Ganon kalaki. Ganon siya kamitikuloso pag humahanap siya ng mga investment. Hindi siya magtitake ng mga low reward na mga opportunity. Kaya nga sabi ko, marami pang pwedeng banks na ma-expose or kung magkaroon man ng contagion, hindi lang kasi banks yung possible na madamay sa mga ganitong scenarios. So, let's always expect the best and prepare for the worst. And hopefully, makakuha pa tayo ng maraming mga ganitong opportunities in the future, God willing. So, salamat sa panonood nyo. God bless everyone.